Minsan, kailangan mong tanggapin na may mga bagay sa mundo na kapag nawala na sa'yo, eh di mo na kailanman may babalik pa sa buhay mo. Sabalit di kailangan tumigil ang mundo mo. Ipagpatuloy mo lang ang buhay mo. Ipagpatuloy mo lang na to pa rin ang naiwang pangarap na nais mo pang marating. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nang makita ko siya, tila ba nanumbalik sa aking alaala ang nakalipas? Mga alaala sa nakaraan na tila ba nabuhay sa mundong kasalukuyan. Si Jiro ang batang nakita ko noon. Malaki na siya ngayon at halos kasing edad na niya ako. Kung sa bagay, hindi ako tumatanda. Nananatiling 20 anyos ang itsura ko. Akala ko noon, kamukha lang ni Jiro ang minahal ko. Sabalit sa pagtanda niya, halos walang pagkakaiba. Sa totoo lang, alam ko kung saan yung tinutukoy niya na bakery, pero hindi ko muna itinuro sa kanya. Gusto kong makasama at makausap muna si Jiro. Nagtataka lang kasi talaga ako kung bakit magkamukha sila. Tapos pareho sila ng kilos at pareho sila ng pagsasalita. Eh pakiramdam ko tuloy, parang siya yung taong minahal ko sa nakaraan. Pero hindi pwedeng mangyari yun. Hindi siya yung taong yun. Habang naliligo si Jiro, nakapikit lang ang mga mata ko habang inaalala ang lahat sa nakaraan ko. Mga masasayang sandali na hinding-hindi ko makakalimutan. Pre, Teo, tapos na ako maligo. Ikaw naman. Ang bilis mo naman, Jiro. Pre, yung banyo kasi, yari sa salamin. Eh, pakiramdam ko tuloy, eh, nabobosohan ako. Eh, huwag kang mag-alala, Jiro. Wala namang mamboboso sa'yo dito. Eh, kahit na Teo, tsaka conservative ako. Pero salamat talaga, Teo. Kasi kung di kita nakita, eh, baka pulubi na ako ngayong gabi. Jiro, destiny ang tawag dun. Sige na, maliligo na ako. Kapag may kumatok, buksan mo yung pinto. Baka yan yung order natin na pagkain. Ah, eh sige, Teo. Uwi ka ni Jiro. Kaya ito, nagsimula na ako maligo. Sanay naman ako magubad. Nakatalikod lang ako. At baka masilipan ako ni Jiro. At nang matapos ako maligo, paglabas ko, halo, may nakaupo dun sa sala na nakaharap sa banyo. At si Jiro naman, nakahiga sa kama. Jiro, bakit andito pa siya? Pre, Teo, naku, eh, hindi pa bayad yung inorder mo. Eh, kaya sabi ko, hintayin ka na lang na matapos maligo. Eh, sabi ko nga kay ate na manood muna habang naliligo ka. Jiro, loko ka. Nakakahiya kay ate. Sir, okay lang po.
Nag-enjoy naman po ako sa panonood. Oh, nagustuhan naman pala ni ate yung napanood niya. Teo, ang sexy mo daw. Jiro, loko ka talaga. Ate, magkano ba? At eto, binigay na ni ate yung resibo kaya binayaran ko na kagad. At si Jiro, tawa ng tawa pagkaalis ni ate na nag-deliver ng pagkain namin. Kaya lang, habang tumatawa si Jiro, natulala na lang talaga ako. Kasi parang siya talaga yung minahal ko sa nakaraan ko. Pareho silang tumawa, yung masaya lang, tapos medyo makulit din yun. Jiro, sobrang saya mo naman ata. Hehehe, Teo, kasi naman si ate, kunwari inihiya po, pinapanood ka naman habang naliligo. Nabusuhan ka tuloy ni ate. Ganun ba? Okay lang yun. Di naman niya makukuha. Pero teka nga, Jiro. Parang komportable ka na ata masyado. Ginulo mo na yung kama ko. Ay, sorry, Teo. Di na mauulit. Ayosin ko na lang. Okay lang, Jiro. Tara na kumain. Sa oras na to, maghahaponan na kami ni Jiro. Lahat ng inorder ko ay paborito ng taong minahal ko sa nakaraan. May isda, saging, at di mawawalang kamoting bagi na nilaga at asin sa platito. Alo, Teo, paborito ko tong lahat. Kumain ka na, Jiro. Huwag ka na mahiya. Unang dinampot ni Jiro yung kamote na isinawsaw niya sa asin. Parang siya ang taong minahal ko sa nakaraan. Mahilig sa kamote na isinasawsaw sa asin. At yung isda, kinuha niya ang parte kung nasaan ang ulo. Tapos, kinain niya yung mata ng isda. Bakit ganun? Bakit magkatulad sila? Bakit parang tila ba siya yung minahal ko sa nakaraan? Naguguluhan ang isipan ko at di ko na maunawaan ang nangyayari. Teo, alam mo, paborito ko tong mga in-order mo, lalo na yung mata ng isda. At saka, bakit di ka pa nakain, Teo? Bakit nakatulala ka pa? Kumain ka na din. Pasensya ka na, Jiro. May naalala lang ako. Sa sandaling to, sumabay na ako kay Jiro sa pagkain. Pinagmamasdan ko lang siya habang inaalala ang lahat sa nakaraan. Pakiramdam ko, kasama ko siya ngayon. At sa paglalim ng gabi, nakadungaw lang ako sa bintana. Nakatanaw sa mga bituin habang inaalala ang lahat sa nakaraan ko. Hanggang ngayon, hindi pa din naalis ang sumpang bumabalot sa katauhan ko. Paano ba mawawala ang sumpa? Napapagod na ako. Gusto na kitang makita at makasama sa kabilang buhay, mahal ko. Teo, anong ginagawa mo dyan? Malalim ng gabi. Baka sipunin ka. Wala. May iniisip lang ako, Jiro. Hulaan ko, Teo. Siguro, iniisip mo si ate kanina yung nag-deliver ng pagkain? Crush mo siguro. Hello? Crush agad? Pero, Jiro, alam mo, minsan na ako nagmahal. Ako din, Teo. Pakiramdam ko nga nagmahal na ako.
Kaya lang, ang hirap ipaliwanag. Bakit Jiro? Ano bang nangyari? Basta, Teo, parang pakiramdam ko, nagmahal na ako. Mula sa mga matang malalim ang iniisip, pusong umibig, sugat ang kapalit, at sa gabing umihip ang hanging kay lamig, sana maulit ang ligayang di mapatid. Gusto ko lang magpasalamat kay Jet and G. Maraming salamat sa pinadala nyo. Siguradong hindi ako antukin sa dami ng kapeng to. Thank you so much. I love you. Mwah!